Welcome to my channel. Welcome to another episode of EDT Talks. My topic in this video is pertaining to principles of estate tax. Continuation ito ng topic natin sa tax 2, transfer taxes. So, I already shared in this channel 2 videos on transfer taxation. Yan yung principles of succession. Saka yung pangalawa na senior ko is principles of transfer taxes. Pasensya na kayo ha, medyo pinagahalo ko yung pag-post. Meron tayong income tax, tapos meron tayong tax 2. Kasi syempre, meron tayong mga undergrad students na taking up income taxation, saka taking up transfer and business taxation. So, I need to cater to students and reviewees as well na gusto yung income tax, saka transfer and business taxation. Okay, so let's proceed. So, principles of estate tax. Okay, so let's define first what is an estate tax. And actually, initially, na-discuss ko na to doon sa succession, saka transfer taxes. So sabi natin, estate tax, okay, is a tax imposed on what? On the privilege that a person is given in controlling to a certain extent the disposition of his property to take effect upon death. In short, okay, ito ay tax na ini-impose sa okay, pribilehyo ng isang tao na magpamana upon death. Yan yung simple definition ng estate tax. Ito ay tax na ini-impose sa pribilehyo ng isang tao na magpamana upon his death. Okay? So, when we say upon his death, therefore, the effectivity ng pagpapamana of donation is upon death. Kung maalala mo sa video natin na transfer taxes, sabi natin, di ba, transfer taxes are taxes on gratuitous transfer. Pag sinabi mong gratuitous transfer, mga transfer na walang kapalit or simply donations. At sabi natin sa transfer taxes, there are 2 types of donations, depende kung kailan magte-take effect ang donation. If the donation will take effect upon death, sabi natin, tatawagin mo yan na mortis causa donation, which is subject to estate tax. At ito yung topic natin ngayon. Okay? So, kailan ka nagpamana? Upon your death. Okay? Upon your death. E kung ganun, kailan mag-a-accrue yung estate tax? Kailan magkakaroon okay, ng right si gobyerno na imposan ka ng estate tax? Upon death also. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, estate tax is a tax imposed on the privilege that a person is given in controlling to a certain extent the disposition of his property that will take effect upon death. So, ano yung ibig sabihin ng in controlling to a certain extent? I'm not sure kung na-discuss ko to sa transfer taxes. Diba sabi natin sa transfer taxes, you classify the estate of the namatay into 2. Una, legitime. Pangalawa, free portion. Diba sabi natin, pag sinabi mong legitime, yan yung naka-reserve para sa mga compulsory heirs or forced heirs. At itong free portion, ito yung pwede mong ibigay sa kahit kanino. So therefore, kung ikaw ay gagawa ng last will and testament, hindi lahat ng gusto mo pwedeng mangyari kasi yung right mo na magpamana is only to a certain extent because you need to observe okay kung ano yung mga sinasaad sa mga batas natin kagaya ng law on succession okay saka yung tax okay so yan yung ibig sabihin so hindi mo pwedeng komo galit ka sa mga anak mo di mo na pinamanahan hindi pwede yun okay ang pwede mong ipamigay sa iba yung free portion and we discuss this in transfer taxes. Okay, next. It is an excise tax. Actually, ito yung tinatawag na nature of estate tax. Ang estate tax is excise tax kasi ang tinatax dito yung privilege to transfer gratuitously.
Di ba sabi natin sa principles of taxation, tatlo ang pwedeng i-tax ng gobyerno. Una, tao. Okay? Personal tax. Pangalawa, okay, mga pag-aari, property tax. Pangatlo, mga pribileyo, mga rights. Yan yung excise tax. So, anong klaseng tax itong estate tax? Hindi yan personal tax. Hindi yan property tax, although may mga ipapamana. So, ang itatax doon, hindi yung mga ipapamana. Ang tinatax doon, yung pribileyo na magpamana. Kaya sa tinatawag na excise tax. Okay? So, yan actually yung tinatawag nating nature of estate tax. So, I will not elaborate that anymore kasi diniscuss na natin. Next. Di ba sabi natin, kailan magte-take effect yung donation o yung pamana? Sabi natin, upon death. E kung ganon, kailan mag-a-approve, okay, yung karapatan ni gobyerno na mag-impose sa'yo or sa pamana ng estate tax? The answer is as of the time of death also. The right of the government to tax the privilege to transmit the estate vests instantly upon death. Pero alam mo, sir, namatay ngayon si Pedro. Tapos, sa totoo lang, ang taga, alimbawa, sir, namatay si Pedro, gayto lang, sir, namatay si Pedro January 1. Oh, okay? So, si Pedro ay namatay nung January 1. Okay? Eh, may tagapagmana siya, sir. May mga tagapagmana, sina Ana, sina Lorna, sina Fe. Oh. Eh, may bahay siya, sir. May mga lupain, mga farms, may mga sasakyan, pera sa bangko, etc. Actually, sir, eto napunta lang kay Ana. Ngayon lang na buwan, o January pa namatay si Pedro. Eto, last month nabigay. Eto, next month pa ibibigay kay Fe. We don't care about that. Okay? So, pag tinanong, kailan mag-a-accrue? When you say, kailan mag-a-accrue, ibig sabihin, yung tax na yan, pwede nang bayaran. Okay? Pwede nang bayaran, pwede nang singilin ng gobyerno. E kailan yun? E di kung kailan ka nagpamana. E kailan ka nagpamana? Upon death. Upon death. However, okay? Hindi naman practical, di ba? Hindi practical na namatay yung daddy mo ngayon. Ang aatupagin mo ba ay pagbabayad ng estate tax? Siyempre, hindi. Okay? So, oo. Yung tax na yan will accrue. Okay? Will accrue upon death. However, under the law, we are given within 1 year to settle it, to pay it without incurring any penalty as well as interest. Okay? So oo, nag-accrue na yan. Pero talagang ang due date niyan ay within 1 year. Within 1 year. Eh di kung gusto mo, bayaran mo kaagad. However, if you pay it okay, after death of the person, of the donor, okay lang yon, basta within 1 year. Paano yan, sir, kung lagpas 1 year na? O, di okay yon, pero may penalty saka may mga interest na yan. Okay? So, ang ibig sabihin nito, may nagtanong sa akin, actually may mga nagtatanong, ano ibig sabihin nito? The accrual of the tax is distinct from the obligation to pay the same. Ibig sabihin, magkaiba itong dalawang ito. The accrual is upon death, so ibig sabihin, yung karapatan ni gobyerno na isubject yan sa estate tax ay pwede na agad upon death. However, pwede nating bayaran yun na hindi tayo maiimposan ng any penalty and interest within 1 year from death. Yun ang ibig sabihin na magkaiba ang accrual date sa obligation to pay the same. Okay. Pwede bang ma-extend ito, sir? Actually, sa train law, bago mag-train law, pwedeng ma-extend yan within 30 days. Okay? Provided merong meritorious case. Okay? Or ibig sabihin, may magandang dahilan tayo kung bakit kailangan nating magpa-extend. However, sa train law, hindi naman yun iniba eh. Hindi yun iniba, hindi tinanggal yun. Kaya actually, pwedeng i-extend to for additional days of not more than 30 days. Pero,
hindi tayo ang magde-decide niyan. Ang magde-decide niyan, siyempre, ang gobyerno natin. Okay? So, pwede nilang tanggihan yan. Pwedeng i-allow ng BIR, pwedeng hindi. Okay, so I hope maliwanag yung accrual date sa due date ha, of estate tax. Next, sino ang taxpayer in estate taxation? Okay, tandaan natin ha, sa tax code natin o sa batas natin, pag sinabi mong taxpayer, ang sagot dyan dapat person. Person. Ang taxpayer ay person. However, there are two types of persons sa mga batas natin, di ba? We have natural persons, so tayo yon. And we have juridical persons. Ito yung hindi talaga totoong tao, pero sa mata ng batas, mga tao yan. Kagaya ng corporation, partnership, joint venture, estate. So dito sa estate taxer, sino ang taxpayer? Ang taxpayer ay yung estate as a juridical person. Yung mga pag-aari ni namatay as a juridical person. So ganito yan ha, gawan natin ng konting kwento. Eto si Pedro nung siya'y buhay pa. Pasensya na sa galing kong mag-drawing. Okay? So yan si Pedro. Meron siyang sariling tax identification number. Halimbawa lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kunwari 0, 0, 0. Si Pedro ay may bahay. Okay? May bahay. May mga farms. May mga sasakyan. Pasensya na, mahirap mag-drawing sa laptop, at mga iba pa. Okay? Ano tawag mo dito? Nung siya'y buhay? O edi, bahay ni Pedro. Mga farms ni Pedro. Mga sasakyan ni Pedro. Sino to? Si Pedro. Okay, next. Kinuha na siya ni Lord. Namatay na siya. Okay, so wala na si Pedro. Patay na to eh. However, si Pedro will be represented by his estate. Estate, mga pag-aari niya. Okay? Pero ang tawag mo na dyan, hindi na lang basta bahay, mga sasakyan, mga lupain. Ang tawag mo na ay estate of Pedro. Tao ba yan, sir? Oo, juridical person. Sa mata ng batas yan ay tao. Sa mata ng batas siya si Pedro. Pero magkahiwala ito. Eto kasi tawag mo lang Pedro. Eto, ano na oh, may, mas mahaba na estate of Pedro. So ibang magkaibang tao na yung dalawang yan. Kukuhanan mo na to ng sarili niyang tax identification number. Ire-register mo to sa BIR. Sino sir magre-register? E di yung mga tagapagmana niya o kaya yung mga administrator, executor. I will explain mamaya. Okay? So, halimbawa, 3, 4, 5, 6, 8. Kunwari, yun ang kanyang tax identification number. So, sino si taxpayer dito? Si estate as a juridical person. Hindi si Pedro as a decedent. Patay na to eh. Sir, sa mga reviewers o mga quizzers for CPA Board Exam, may ganyang tanong. Halimbawa, sir, yung letter A, decedent. O, siyempre, hindi yun, sir. Pangalawa, sir, ang nakalagay, estate. Eh, yan ang sagot, sir. Yan yung nilagay na sagot. Tama ba yan? Pwede, kung walang nakalagay na, wala ka ng ibang choices na estate as a juridical person. Pero technically, mas maganda kasi yung idagdag mo, estate of. Or estate as juridical person. Kasi pag sinabi mong estate lang, pag-aari lang eh. Although, pag sinabi mong estate, pag-aari ng isang namatay. Kaya okay lang yan kung sakali. Okay, maliwanag. So I hope maliwanag ha. Sino ang taxpayer? Yung pag-aari ni namatay as a juridical person. Ito yung sample ng estate tax. Ito yung estate tax return natin. So, pansinin mo yung pangalan ng taxpayer. O, ito si taxpayer. O. Yan, si taxpayer. Estate of Pedro de la Cruz. Kunwari. Yan, o. Estate of last name, first name, middle name. Okay? O. Pero, magkaiba sila ng tinha nung siya'y buhay pa saka nung siya'y namatay na. Magkaiba yan. Okay, I hope maliwanag kung sino si taxpayer. Next. Eh sir, sino naman ang merong personal obligation? Personal obligation to file and pay the tax. At tandaan mo, yung bahay, hindi naman pwedeng maglakad yan para pumunta sa BIR at magbayad ng tax. Ganon din yung sasakyan, although pwede mong i-drive ang sasakyan.
Eh di lalo na ang mga lupa, eh, paano maglalakad yan, paano pupunta sa VIR, paano makikipag-communicate yan. Kaya pag sinabi mong, sino ang may personal obligation to file and pay, dapat ano lang yan, natural person. Natural person, hindi pwedeng juridical yan. So sino, sir? Ah, depende, may administrator ba or executor? Yes, sir. Ayan, sila ang mag-file and pay. Sila ang may obligation to file and pay. Yan yung may primary obligation to file and pay. Provided meron, ha? Ano ba diferensya, sir, ng administrator, executor? Kung si Pedro, bago siya namatay, gumawa siya ng last will and testament niya, tapos pinangalanan niya, kunwari, ang mag-e-execute ng aking mga kagustuhan na mga ito ay yung pinsan ko o kaibigan ko na si Juan. Ah, si Juan ay executor kasi napangalanan siya sa last will and testament. Alam mo, sir, si Pedro gumawa ng last will and testament pero hindi siya naglagay kung sino executor. Unfortunately, sir, nag-aaway yung mga tagapagmana, mga relatives, etc. Umabot sa korte, so sabi ni court, ay, ang magmamanage muna ng mga yan ay si Juan. Ang tawag mo, administrator. So, administrator, kung ang nag-appoint ay korte. Executor, kung ang nag-appoint ay yung mismong namatay nung bago siya mamatay sa pamamagitan ng kanyang last will and testament. So, the only difference between the two ay appointing parties. Possible ba, sir, na may administrator na may executor pa? Hindi. Kung executor, yun na yun. Okay? Kaya siya or. Eh, sir, di ba normally pag may mga ganyan, yan yung mga mayayaman. Uy, hindi naman gumawa ng, walang in-appoint na ganyan, sir, kasi hindi usual sa mga common Pinoy. Kapag ganon, di any of the heirs. Okay, any of the heirs. So, yan yung may personal obligation to file and pay. Sir, alam mo, sir, isa ako, di ba na, sir, namatay si Pedro. Tapos, sir, ang mga tagapagmana, oh, namatay si Pedro, sir. Wala na siyang asawa, sir. Pero may mga anak siya, sina Ana, sina Lorna, sina Faye. Tapos, sir, sinunod yung nasa will. So, yung bahay ay binigay kay Ana. Yung mga ibang lupain ay nabigay kay Lorna. At yung mga sasakyan, etc. ay nabigay kay Faye. Tapos, yun, sir, biglang pinuntahan sila ni BIR, sabi, oy, hindi kayo nagbayad ng estate tax, ha? Eh, kaso, mayroon naman administrator sir, sa ka-executor. Ah, tandaan mo, ang may primary obligation to file and pay ay administrator-executor. Kaya kung ganun, dapat ang habulin yung administrator or executor, hindi yung mga heirs. Unless wala itong mga to. Pag wala yung mga yan, then sila ang susunod. Kaya siya order of priority. Okay, I hope maliwanag, no, yung sino ang taxpayer, sino ang may obligation to file and pay. Next. So, sir, okay, diba sa estate tax? So, how do we compute the estate tax? So, pag nag-compute tayo ng estate tax, simple lang naman, mag-umpisa tayo sa gross estate. Okay? Yan. Mga pag-aari ng namatay, less allowable deductions. Okay. Then, ang lalabas na dito, taxable net estate. Taxable net estate. Sa train law, ang tax niyan ay 6%. And this will be the estate tax. Estate tax. So, tanong, dito muna tayo. How do we determine the gross estate? Yan. Okay. Kaya ang susunod na topic ko dito na video ay how do we value the GE? Tapos yung susunod later ay ano-ano yung mga specific na laman ng GE? So dito muna tayo sa parang bird's eye view ng GE. So ano-ano ang mga kasama sa GE? The answer to that is sino ba sinamatay? Okay, sino sinamatay? Kung sinamatay ay Pinoy, o kahit hindi Pinoy pero taga-Pilipinas, lahat ng pag-aari niya within and without the Philippines. Lahat ng pag-aari niya saan mang sulok ng mundong ito. Pinoy or resident.
Sir, Pinoy siya, pero actually, namatay po yung tito ko. Siyempre, Pinoy yun, sir. Pero hindi na siya nakatira sa Pilipinas, eh. Nasa Amerika na siya, eh. Isasubject pa rin ba siya sa estate tax dito sa Pilipinas? Oo naman. Pero sir, wala na siyang pag-aari sa Pilipinas. Kasi nga, taga-Amerika na talaga sila. Eh kahit na, itatax pa rin yung pag-aari niya doon sa Amerika. Itatax pa rin yung pag-aari niya doon. Itatax pa rin ng Pilipinas yun. Sir, kahit na i-estate tax din siya ng bansang Amerika, oo, ibang usapin yun. So later, magle-claim tayo ng tax credit. So, basta ikaw ay Pinoy, nakatira ka man sa Pilipinas o hindi, o kaya ikaw ay foreigner, pero taga-Pilipinas, lahat ng pag-aari mo saan mang sulok ng mundong ito. Okay? Next. Sir, yung namatay ay foreigner at hindi taga-Pinas. Yun nga lang, sir, may pag-aari siya sa Pilipinas. O yun, ang itatax mo ay yung pag-aari niya lang dito sa Pilipinas. So, maliwanag, ha? So, ano ang laman ng GE? Eh, kung yung namatay ay Pinoy, regardless kung taga-Pinas siya o hindi, lahat ng pag-aari niya saan mang sulok ng mundong ito ay isasama sa computation ng gross estate. Yung namatay man ay hindi Pinoy, so siya ay foreigner, pero dito siya nakatira sa Pinas. Itatax lahat ng pag-aari niya sa buong mundo. Sir, yung lupain dyan, yung property dyan, kay G.I. Joe. Pero si G.I. Joe, sir, ay Amerikano na taga-Amerika. Itatax pa rin yan sa Pilipinas. Yung property na yan sa Pilipinas. Okay? Sige. Klaruhin natin. So, ano-ano yung mga properties na yan? Siyempre, pag sinabi mong properties, that includes real property, saan man situated. Lahat ng tangible, personal. So, when you say personal, movable. Okay? Property, wherever situated. At pati intangible. So, when you say property, that includes tangible and intangible. Non-resident alien, di ba pansinin mo, in the Philippines only. In the Philippines only. In the Philippines. Okay, with situs in the Philippines. Di ba sabi natin pag non-resident alien, lahat ng pag-aari niya sa Pilipinas. However, pansinin mo itong non-resident alien. Real property, Philippines. Tangible property, Philippines. Intangible personal property with situs in the Philippines unless, okay, unless, sandali ha, nawala. Okay? So, pagdating sa intangible personal property, lahat daw ng intangible personal property sa Pilipinas unless excluded on the basis of reciprocity. Okay, simplify natin. Sir, si G.I. Joe ay Amerikano na taga-Amerika. Di non-resident alien. Namatay na pala yung sir, pero may mga pag-aari sa Pilipinas. Itatax mo yung mga pag-aari niya sa Pilipinas. Kaso sir, yung mga pag-aari niya sa Pilipinas, hindi lang tangible. Merong intangibles like shares of stocks, okay, like bank deposits. Yan. May mga intangible personal property pala siya. Generally, kasama. Basta Philippines. However, pwedeng i-exclude. Kailan pwedeng i-exclude? On the basis of reciprocity. So, ano ba ibig sabihin ng reciprocity clause? Okay. So, pansin natin ha. Sabi dito, the tax code excludes intangible personal property in the Philippines from the gross estate of NRA, non-resident alien, decedent, if there is reciprocity. Kailan may reciprocity? May reciprocity kung, okay, number one, yung namatay at the time of his death was a resident citizen of a foreign country. Sino sinamatay? G.I. Joe. Nang anong bansa? Amerika. Which at the time of his death did not impose estate tax of any character
in respect of intangible personal property of citizens of the Philippines not residing in that foreign country. Okay, para mas maintindihan ganito. Si G.I. Joe, ay American citizen, U.S. citizen, na nakatira sa U.S. So, dito sa Philippines, ang tawag mo sa kanya, NRA. NRA. Nung namatay siya, meron siyang intangible property. Okay. On the other hand, dito sa Pilipinas pare, meron naman tayong tinatawag na si Pedro. Namatay din si Pedro. So, namatay. Si Pedro, may mga pag-aari hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi meron din siya sa Amerika. Tapos sa Amerika, may intangibles siya. Kaso ganito nangyari. Doon sa Amerika, hindi in-estate tax yung intangibles ni Juan. Siyempre si Juan o Pedro, siyempre si Pedro or Juan, nalimutan ko anong ginamit ko na pangalan. Halimbawa Pedro. Siyempre si Pedro, ang tawag sa kanya sa Amerika ay NRA. NRA, bakit? Siya ay foreigner doon at hindi siya nakatira doon. Ang tawag naman natin kay G.I. Joe dito sa Pinas ay NRA din. Kasi siya ay taga-Amerika na citizen ng Amerika. Kaya NRA siya dito. So, ganito yan. So, kung sa Amerika, hindi ine-estate tax yung mga intangibles ng mga Pinoy doon na hindi naman nakatira doon, dapat ganyan din ang gawin natin sa mga foreigners na may mga intangibles sa Pilipinas at hindi rin naman nakatira sa Pilipinas. So, yun ang ibig sabihin. Kumbaga, kung ano magandang ginawa ng bansa nila sa mga kababayan natin na namatay doon, na hindi naman nakatira doon, ganun din ang gawin natin sa mga foreigners dito. Okay. Yung we're pertaining to the two countries lang, ha? Siyempre, pag ibang bansa, i-check mo kung ganun din doon. Halimbawa, Canadian pala yan. Sa Canada ba, ine-estate tax ang intangibles ng mga Pinoy doon na namatay na hindi naman taga roon? Sir, hindi rin. Di ganun din ang gawin natin. Yun na ang ibig sabihin. Okay. Or, pansinin mo, or the loss of that foreign country na kung saan namatay, okay, of which the decedent was a resident citizen at the time of his death, of resident citizen of that foreign country. So, limbawa, si G.I. Joe kanina namatay sa Amerika na hindi naman, na, at taga-Amerika siya. Okay, allow a similar exemption from estate taxes of every character in respect of intangible owned by Pinoys na hindi rin naman taga doon. Actually, pareho lang ang ibig sabihin, di ba? Yan ang ibig sabihin ng reciprocity clause. Okay, ano-ano ba, sir, yung mga intangibles sa Pilipinas? Kailan ba malalaman, sir, kung Philippines o abroad? Depende, kung tangible, limbawa, real property. Kung saan situated? Lupa. Saan yung lupa? Sir, Pilipinas. Di Pilipinas. Sasakyan, sir. Nasaan yung sasakyan? Pilipinas, sir. Di Pilipinas. Pero, sir, may sasakyan pa siya sa Amerika. Di, ano yun? Estate America yun. Kasi nasa Amerika pala . Kaso, pag sinabi mong intangibles, yan. Intangibles. Alam mo naman siguro, as accountant, you know what is intangible asset, di ba? So, pag sinabi mong intangible, generally, general rule, the answer to that is the domicile of the owner. Domicile of the owner. However, pag merong clear na rule, kung merong clear na rule, kagaya nito, yan ba ay franchise? Yes sir, intangible yun . Ine-exercise sa Pilipinas. Yes sir. Di intangibles Philippines. Ay, sir, yung franchise ay ine-exercise abroad. Di intangible abroad. Shares
obligations, bonds na inisyo ng isang korporasyon. Okay? Organized or corporation or sociedad anonima organized or constituted in the Philippines in accordance with its laws, domestic corp, o kahit hindi domestic corp. Okay? Any corporation. Okay? Any corporation. Pardon me for that, ha? Ano to? Any corporation or sociedad anonima organized in the Philippines. Yun kasing foreign corp dito sa number 3. Okay? So, ulitin ko yung number 2, ha? Shares, obligations, or bonds issued by any corporation or sociedad anonima organized or constituted in the Philippines. Domestic corporation, joint ventures. Yun ang mga example. Okay? So, kung yung corporation na yan ay na-organize using our laws, or yung mga joint ventures na yan, partnership, etc., ay na-organize under Philippine laws, edi natural, within yun. Paano, sir, kung foreign corporation yan, shares ng foreign corp, depende. Okay? Ilang porsyento ng negosyo niya ang located sa Pinas? Kung at least 85%, within the Philippines. Sir, silent lang. Sabi lang, shares of foreign corp, dapat estate abroad yan. Kung hindi maliwanag na at least 85%, okay, ng negosyo ay located in the Philippines, itrato mo yan na estate abroad. Unless, pansin mo, hindi maliwanag to. Pero ang sabi naman, punta ka sa number 4, shares obligations bond issued by a foreign corporation if such shares obligation or bonds have acquired business situs in the Philippines. So as to foreign corporation, dalawa ang criteria mo. Una, dapat at least 85% ng kanyang negosyo ay located sa Pilipinas. Kung wala yan, o kahit hindi na-meet yan, pero sinabi sa problem, nakapag-acquire na ng business situs in the Philippines, Philippines. And lastly, shares or rights in any partnership, business, or industry established in the Philippines. So yun ang ibig sabihin ng intangible assets, saka yung ating reciprocity clause. So I hope naliwanagan kayo, no? So thank you for watching. See you sa ating next video. Bye!